Kilabot ng Butuan sa Mindanao, si Roldan na kung makasampal, halos paliparin ang mukha ng kanyang mga kalaban. Kaya naman binansagan siyang Boy Hangin. Dan mas lovely kami. Isang fighter ng URCC Slap. Ako po yung mga kinakatapunan ng mga kalaban sa fight sa URCC. Then, dalawa na po yung umayaw sa akin yung unang kong sali. Dalawa na po yung fighter na matas sa akin. May ganon. Opo. Bakit daw natakot sa'yo? Siguro nakita nila yung gano'ng kalakas yung hangin talaga. Pag umapas kasi ako, sigurado ako hindi matuklap yung kahoy. Parang katukutip eh. Pati yung pader, iyak talaga pag ako nakasampal. Boy Hangin. Mahangin talaga yan, sir. Ilang taong ka na, sir? Tapos saan ka nakatira? Ako, 43 years old. Ang birthday ko pala yung 1781. Nakatira ko pala ako sa ano. Pinanganak ako ng Butuan City. Umaki po ako sa Carmen Bohol. Sige sir, ikwento mo lang sa akin bakit Boy Hangin yung pangalan mo. Ang tinatawag ko pa ng Boy Hangin dahil sabi nga nyo mga kapitbahay namin sa amin lang sa probinsya, mukha ko rin si Daniel Pilyak. Pero, ang totoo ba? Kasi ang totoo talaga, pero mas iba ko pa naman ako doon. Kaya simula noon, naging sayo talaga ako ng tulo dahil sabi ko sa kabakal kasi kailangan nyo mag-insayo kung dito sa isla dahil hindi biro dito kasi kailangan tayo may buhay dito. Sakan ako mukha dito. At pasal-pasal yung mukha, dito yung mukha mo. Kailangan mo lumaban dito. Hindi biro yung sister. Kaya ang ginagawa mo, puro ako yung sayo. Sa'yo lahat ko anong ginagawa sa'yo. Sa'yo yung training, hampas ng mga ano. Kaya dami akong pinagdaanan ngayon bago ako nakasali dito sa isla. Nung pinupusap yung ulo, panga. Nung nagbubuhat ang bibig. Pero bakit Boy Hangin? Anong kinalaman ng hangin sa'yo? Mahangin ba? O dahil yung lakas ng paghampas mo parang may kasamang hangin? Hindi, yung ang totoo talaga, sa lakas ng impact ng sampal ko. Sa kalaban, hindi mo bumagsak. Magkaroon talaga ng iba, ma-injure. Yung talaga, hindi naaabot ang ground yung mga kalaban ko. Hanggang saan lang umaabot? Hanggang ground lang po yung mga kalaban ko. Lahat ng kalaban? Oo, lahat ng kalaban ko. Nakailang panalo ka na, tapos nakailang talo ka na? Nung panalo ko, three-win, was one loss. Pero nung pagkatalo ko, sa dati nung dito ko sa weekend, kung tapos ang kalaban ko, dito lang tumatama. Kapag puro game. Pero yung nangyari doon sa kalaban ko, nangyari yung dalawang kamay niya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung maling na ba siya o nasa hospital na sila ngayon. Bakit sa tingin mo na injury? Eh, siguro sa tibay ng panga ko. Eh, sa tibay ng mga panga ko, sa mukha, hindi nga matibag-tibag yung mukha ko. Kaya ako talagang pinaka-matibay maangas sa URCC Slap. Pinaka-matibay ang mukha? Ang pinaka-matibay ang mukha, saka pinaka-matibay rin ang malakas din sumampan. Paano mo nasabi? Bakit may sekreto ka pa? Siyempre, yung sekreto ko yung kalikasan, saka insayo talaga. Insayo ang kailangan. Pupayo ko sa inyo sa mga pekan na gusto sumali talaga dito. Huwag kayong sasali-sali dito na huwag kayong sasali-sali dito na hindi kayo naging ensayo dahil sigurado, kalalagyan kayo dito. Kaya natala hard exercise ang gagawin mo dito ko yung baby. Kasi kung hindi, maaaring kumatos ko dito makatulog. May naganong ka na ba? Na comatose? Hindi, yung sa karamihan ko lang bumagsak. Yun na yun. At yung muling laban ko, yung si Ray nangyari na injury yung dalawang kamay. Tsaka ngayon nangyari na may namin nakalay na lulutuan yung ilong mga kalaban. Sabi daw ni sir, ano daw, sa ilong mo naman daw tinamaan. Totoo ba yun? Tingin naman sa mukha ko kasi, sa mukha talaga din. Pagkita naman talaga dun sa camera, kasi nito nyo. Sa aling pagkansi ko na, ano na siguro, na natsambahan na siguro yung pagkampas. Paano natsambahan? So sinasabi mo na hindi talaga siya sa ilong tumama? Hindi. Sa pisngi talaga? Sa pisngi talaga. Sige, sabihin mo yun, sir. Kasi kung sa ilong kasi, hindi ko lang alam kung ano mangyari kung nadama yung ilong niya. Pero sa ano talaga, para sa akin talaga.
pa talaga ako mama. Kasi ang usapan dyan, ang slap ng dali sa mukha, hindi naman sa ilong. So, hindi mo siya hinampas sa ilong? Ay, hindi, wala, hindi po. Kasi hindi ako naman pala yung punta talaga yun. Sa physical talaga yung sa slap. Wala pong scripted doon sa laro namin sa slap. Talagang puro hampas talaga kung anong kailangan talaga yung hampas mo yung ilong na. Eh, bakit nasabi ni sir sa ilong mo daw na hampas kaya tumulong? Baka ano lang siguro. Baka akala lang siguro ng kailang from impact. Sa impact ko doon sa lapis ng impact. Baka narod lang yung ilong niya kaya yun may nangyari. So sa tingin mo, ikaw talaga yung panalo nung araw na yon? Ako naman talaga nanalo. Ako yung laban namin yun. Tigil na sa rooftop. Tapos ako yung nira na panalo. Ako naman talaga nanalo na. Ano nararamdaman mo noong mga panahon na yon? Naawa ka ba sa kanya? O nang gigigil ka rin? Yan, totoo naman talaga. Naawa ako din. Siyempre, lahat kami mga baker. Siyempre, magpagod kami. Pero kasi sarangalan ng gusto dito. Kasi hindi naman paglaban talaga. Wala kasi nawawa lang. Kasi yung kalaban mo rin, hindi mo rin yung alam. Nawain ka lang kasi. Wala talaga nawawa dito. Dating nga pagtapos ng laban, doon na kayo mag-respectful. Kasi sport lang naman ang laban dito eh. Dating na oras na laban talaga. Tuto mo na yung bigay mo lang gusto mong ibigay. Kasi yung kalaban mo, hindi mo rin alam eh. Tutuluhin ka rin ng sampal eh. Kaya kailangan talaga, really kayo sa lahat na time na pagdating ng sampalan. Ano yung pinaka-intense mo na na-training, sir? Yung ano siguro, yung mampas ako ng mga adir, mga agaho, yung root lang. Yung napasa ko lang yung mga kamay ko. Paano mo yung ginagawa? Araw-araw ba? O tuwing darating yung competition? Eh, pagdating ng competition talaga, araw-araw ka lang ako nag-training. Kaya yung mga pader na rin sa amin, mga tinta kasi at biyak-biyak na yung mga gano'ng pader na reklamo na yung kapatid ko. Ah, biyak-biyak na? Ano, biyak na yung sinampal ko nung sa yung pader sa CR namin. May bumiyak na, sabi na kapatid ko, tuloy tigil mo na yun, iba naman sampalin mo para ano? Para maubos na yung bahay. Okay, maka ano, tapos na yung kapatid ko. Bakit siya natatakot? Baka mag-iba na yung bahay niyo? Ayun, sabi ko lang, hindi ka nung gigil na mag-ibayin yung bahay mo. Lalagyan ko na ng pata to para patunayan talaga na malakas talaga ako sumampal. Saan yung bahay niyo na yon? Sa Batasan Hills. Batasan, Curiasi, Batasan Hills. Ipapakita mo yun sa amin, sir, ah. Ano doon, bitak-bitak. So, bitak-bitak talaga. So, dahil yun sa paghampas mo? Oo, sa sampal ko talaga. Yung sabi ng kapatid ko, ipagawa daw sa inyo, huwag mo na ipagawa yan para yung talaga ebidensya na pagkita na yung sino may gustong pumunta dito. Ano masasabi mo dun sa mga gustong kumalaban sa'yo? Ang mensahe ko lang sa gustong kumalaban sa akin, siguro din ninyo na makakabuhat kayo ng isa na dino sa pangalan nyo kasi sa bibig nyo. Kasi kung hindi nyo kaya yan, hindi nyo lang pangarapin sa kuyangin. Kasi kung ako pangarapin nyo, siguro din mo kayo. May kalalagyan kayo. Pagkakapahin ko talaga kayo. Kung sino masunod magkalaban ko kayo, manda na kayo. Okay. Wait lang po. Wala ka bang ano? Wala ka bang mga ginagawang training na may relationship sa hangin? Kunyari, humahampas ka ba sa hangin? Ano yung meron yun? Mayroon talaga mga... Ako yung ano talaga, yung info ko talaga, maganda yung pagkain ko doon sa naglaban sa Pilipinas. Oo, may video ko niyan, sir. Inaampas niya yung hangin. Pati kamera talaga, ano talaga. Paano yun, sir? Sige nga. Mamaya, sir. Ano yun mo lang? Kwento mo lang. Mamaya mo na yung maestro. Mawala ka sa frame. Yung gaganong-ganong talaga, yung para yung exercise talaga, ampas ka, kaliwag kanan, talagang sasanay mo yung kamay mo. Para magkaroon ka ng lakas, sasabay mo ng hangin. Kasi ang hangin kasi kung sumasampal ka ng wala kang grip. Laging malakas yung impact mo. So sa hangin ka din pala? Sa hangin talaga. Kasi tiyatawag ako buhangin. Kasama yung kamay ko sa hangin. Kaya pag natamaan yung kalaban ko, panggit ko eh ko. Parang nga displikit talaga yung mga kalaban ko. Kaya ako yung kinakatapatan. Sabi ng kamay, sabi ng mga kalaban ko. Ipo-ipo yung kamay ko. Kaya kasunod mga kalaban ko, kumanda ka talaga. Pinapalala naman kita. Ipalabanin mo si buhangin. Okay, mag-training ka na ang isang daring gym. Kung gusto niya talaga ako makaharap. Alam ni Coach Kapakal yan, gawa na ako malakas. Pero sir, saan mo ba hinuhugot tong gantong ginagawa mo? May ano ka ba? May inspirasyon ka kung bakit mo ito ginagawa? Ang inspirasyon ko talaga para sa mga kababayan ko dahil lalo na sa amin sa probinsya. Mahirap talaga mo sa probinsya dahil nagpapalay lang ako sa amin. Sa yung nilatyan ko doon sa Carmen Bull. Diba sa Carmen Bull, sa Gabina Port Carmen Bull. Doon talaga ako nang hirap. Bata pa lang ako, nagtatanim na ako ng palay, araw, kain ng mais. Kaya doon siguro yung
Mabuting kahoy, kaya yun yung impact talaga na malakas ang pagpas ko. Paano ka napunta dito, sir? Napunta ako dito dahil yun nga yung pangarap ko na makilala. Makilala bilang ano po? Maging artista o ano man. Then, so gusto mo maging artista? Gusto ko talaga maging artista, kaya gusto kong makilala dito sa restaurant. Kaya sana kung pagbigyan ako, pagbigyan nyo na ako dahil alam ko naman, bakit? Anong meron ka? Bakit kukunin ka bilang artista? Siyempre, guwapo. Matso, malakas. Saka idolo ng mga tao na wala talagang mukha na sabi nga nila. Mukha ko mga araw si Daniel Padilla, pero sabi mo naman sa kanila. Hindi ko kamukha. Tawag lang kami Daniel Padilla, pero doon talaga. Mas guwapo pa kami Daniel Padilla, siya out pala sa'yo. Pero sinasabi nila si Daniel Padilla, babaero daw, ikaw rin ba? Siya babaero, pero magkalang akong tao. May respeto ako sa mga babae, kaya ang mga babae sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagpag-asaso sa respeto ko sa mga babae. hindi ka pa nasampal ng babae? Dati nasampal na ako. Bakit? Nasampal na ako dahil sobrang guwapo ko. Parang hindi na totoo yung sinasabi nito ni Sir. Ano ayun nga yung profile niya, boy hangin nga siya eh. Ano sir? Yung totoo? Nasampal ka naman ng babae? Nasampal ako dahil yun nga. Agawan sila, tatlo, apat sila. One time nagkasalubong. Tapos yatap sa akin yung dalawa. Yun nga, nakabula na siya. Yun nga, yun ang problema. Sa isang sampal, tulungan nila akong sampalin kaya doon. Yung mga kaisip na hindi na pala akong sumali sa URCCD, kaya ko pala tumakas na sampal. Ano pa yung pagkakataon na nasampal ka na, sir? Nung sampal talaga na ano. Yung totoo? Yung naka-experience talaga ako na sampal na ano rin talaga bumagsak ako. Ano po? Yung nangyari sa akin, yung pero hindi naman yung ano, conference lang yun. Kasi yung kalaban ko pinagbigyan ko dahil kung sapag kasi noon, parang ano lang ba yung patikim. Kaya sinubukan ko talaga si patikim, kaya yun yung nangyari. Kaya simula ngayon, tumayo na ako, nagising ako. Kailangan, wala nang pwedeng makapapagsak yung buhangin ngayon. Dinudo ko na yung ensayo ko ngayon, kaya kayo. Kung sino may nakapapagsakain dati na niloko ko ako, manda ka rin, tayo magtutuos. So dati, ganun yung ano mo, yun yung parang naging point mo, kung bakit hindi ka na, ayaw mo na magpatalo kasi dati natalo ka. Hindi naman yung talo, conference pa lang yun. So napatumba ka? Na bumagsak talaga, pero ngayon, tumaya ako, nagising ako na kailangan mo nang gumanti, pati ba yung palakas. Alam mo naman ako sa buhangin, kaya gumamit ako ng power sa galing sa lupa hanggang langit. Yun na yung simula ngayon na wala na pwede makatalo sa akin. So ano ba, wala ka pa bang pamilya? Wala ka ano ba, wala kang anong regular mo na trabaho? Regular mo trabaho, driver talaga. Driver ako ng private driver, truck, trailer o bus. Kaya yun. Binitiwan mo na ba yun? Binitawan ko dahil parang dito sa URCC Slap. Gusto ko talaga makilala sa social media, sa TV. Sana naging artist ako parang araw. Saka ako yung magiging champion sa URCC Slap. Sapat ba sa tingin mo yung kita mo dito compared dun sa pagda-driver mo? Para sa akin, sapat to. Sampa lang naman to. Kasi pag-drive ka nila sa kanilang hirap, minsan, dalawang oras ng tulog namin. Pero sa Slap, isang sampal mo lang, pira na. Pag nasampal ka, pamumula-mula na yung kiss mo, kailangan lang, patibayin mo natin ang kiss mo para talagang magsak. So, pakapalan ng mukha? Pakapalan ng mukha, patigasan ng mukha, saka insayo talaga kayo dahil. Kasi pag hindi kayo magsayo, huwag na lang kayong tumuloy dahil. Lalo-lalo, pag ako nakakatapat nyo, kawawa na may mga pamilya nyo. So, mas pipiliin mo na ganito kaysa nag-driver? Mas gusto ko lang sampalan dahil. Dahil ang pangarap ko talaga dito, nakalaro ako sa field. Kasi field talaga yung binat. Kaya talaga lumuwas ako dito, galing ako ng Mindanao. Dahil yung pangarap ko talaga na lumaban sa field. Magkano ba yung kinikita mo compared dun sa pagtatrabaho mo bilang driver? Sa driver man sa bus, kinikita naman ko ng 100,000. Kada araw? Araw. Okay lang naman sa akin na ano yun. Kasi pinata naman ako, ano mga kasawa na natin. Kasi tumulong na ako sa mga kapatid ko, mga bulak, yun na yung
So sarili mo lang naman ang binubuhay mo. Sarili mo lang. So parang gusto mo talaga ituloy itong career na to. Parang yung career mo, parang rin sa pamilya ko, sa sunod na maging taro na ako ng asawa, maging naman kayo. Umila mo na kayo, magka-champion ako din. Sigurado naman na... Sa tingin mo ba, sa ano na to, sa pagkakataon na to, dito ka makakakuha ng ano mo, ng partner mo? Siguro. Yung alam ko naman yung nanonood sa akin, nanonood tayo yun sa... mga ano yung sa mga babae talaga niya sa mga paligid. Nilidulog talaga nila po dahil. May ganun na bang ano sa'yo? May nagganun na bang lumapit sa'yo nung napanood ka? Mayroon na nang last time yung naglaban kami ni... yung muling laban ko ni Boy Pakpak, yung pagpabato. At yung mga artista yung mga sa sila kukumat, hindi kumatok pa picture sa akin. At yung mga babae talaga yung paglapitan sa akin na nagpagpicturean talaga sa akin yung pagpabato sa ring. Bakit sa tingin mo? Eh, sa sobrang lakas ko, sobrang lakas ko sumapal, taka... Siyempre, alam mo naman, Boy Hangin, napagagawa ko talaga. Tama, tibay talaga kaya. So sa tingin mo, nagustuhan ka nila? Nagustuhan talaga ako, yun yung dahil... Sobrang giti kasi nila, taka parang ano eh. Parang ma-ihihi na sila sa ano ka. Sobrang gwapo ko. Sige, sa future na ano mo, na partner mo, anong gusto mong sabihin? Sa future ko na maging partner ko, paano sa akin lang naman yung kaya mo ako mahalin, tsaka kailan na sa akin, simple lang. Sana naman, dati kasi ako, naloko na kasi ako. Yung dating partner ko, nabutis lang kasi sa abroad, kaya yung nangyari sa akin ngayon, sobrang kahigan ako sa mga babae ngayon, hindi na ako kasi mas nag-asawa. Oh, totoo yan, sir. Totoo yan. Yan bro, sorry. Ilalagay ko yan doon. Pag hindi yung totoo, ha? Totoo yan. Kahit tanong ko mas mga ako. Pag-upload niya, buntisan talaga siya. Simula nun, hindi na ako nagkasa. Pero may girlfriend na ano. So ano yan? Matagal mong girlfriend? Hindi mo nga nung matagalan. 5 months. Pero nabuntis siya doon. Anong naramdaman mo nun? Ang totoo naman talaga, simple, masakit naman talaga. Kasi pag-uwi niya, punto sila, kawawa naman. Iyan na sa harap ko. Sa aming lalaki. So hindi mo na tinanggap? Tinanggap ko na ano, kasi usually nga, nakapagpatawad tayo, pag tao lang. So ano yun? Kayo pa rin? Hindi na, kasi may apat na siyang anak. Parang pinatawad niya. Ah, pinatawad mo lang. So hindi mo tinanggap? Kasi nasa barangay kami, kumahan, lahat niya nandun na lahat. Ay, yung lalaki nga, yung lalaki kasi yung mayapang paket. Nga naka-ipot mga barangay. Pwede naman siya yung pupulong na sila nun. Kaya siya lang nabibisan yung hindi po naman yung partner ko dati. Ano pa? Bakit makukulong? Kasi mag-asawa na kayo? Oo, may asawa. At yun na nga yung kaling sila sa akin. Mag-asawa kayo sa papel? Kasal ka ba? Kasal sa ano lang naman yan. Yung ano lang West? Sa... West? O, parang simbahan lang nila. Pero basta na, may pirmahan kayo. Nakapirmahan kayo. Oo, meron. O, legally married kayo. Yung pro, wala na yun kasi... Ano na, matagal lang, 14 years nung yan, nang kalipas. 14 years ago. Oh, 14 years lang. Kaya usapan kasi 14 years, pwede nang... Pero parang bakit parang na ano yung mata mo? Naluluhalo ha? Mahal mo pa rin ba siya? Ay, hindi ko siya mahal. Siya yung nagmamahal sa akin, hindi. Wala na, lalo na. Oy, ayaw mo lang tanggapin. Hindi, totoo talaga, wala na. Para sa akin yung mata kasi mayroon. Bakit parang nangingintab yung mata mo, sir? Nangingintab na yan sa sobrang mga kasi mayroon parang ano yung mata ko, parang ano, alam mo yung... Yung aso na ano ba yan? Mga German. So hindi mo na siya mahal. Anong masasabi mo sa kanya? Ang mensahe ko sa iyo, sana sa apat mong anak, sana maligaya na kayo. Sana huwag na ka nang partner ko sa dahil mahirap naman yung bubuhan talaga. So napatawad mo na siya? Pinatawad ko na siya nung galing pala sa pambansa nila. Pinatawad ko na kasi kawawa naman din. Naisip ko naman na tayo nga naman just dami natin kasalanan, pinatawad. Ako pa kaya talo lang, tao lang. Sige, may gusto ka pa pong sabihin, sir? Gusto ko lang sabihin, marami mong palang salamat sa lahat. Yung mga fans na nanonood sa akin, at ang mga nga, sa lakas ko, sa kagawakuhan ko. Sa mga kababayan ko pala, maraming salamat sa support nyo sa akin sa URC System. Baka nyo yung sunod na laban ko dahil sigurado na yan. Ang pinangako ko sa inyo na ako yung lalaban sa film, ito pa rin ko yan. Okay.